Good morning mga kapalaboy! Kaway-kaway mga totoo mga inday! Shoutout kay Jennifer Dulay Vlog, yung isa nating very supportive na supporters para natin nagko-comment sa ating mga videos, no? Welcome po mga kapalaboy! Dito tayo sa Bacnotan, La Union. So ito yung capital kasi ng honeybee. So itong product, itong lugar na ito, under po ito siya ng NARTD or National Apiculture Research and Research Training and Development Institute. So kasama natin si Sir Emmanuel, ang ating expert sa honeybee farming, no. So tatanungin natin si Sir Eman kung ano yung mga tips at saka techniques about sa honeybee farming, no. Kasi yung iba kasi nag-honeybee farming na walang masyadong alam pa masyado, no. So dahil siya ang expert, tatanungin po natin. So sir, ano po yung tamang pag-aalaga ng honeybee farming natin? So before po tayo mag-alaga ng honeybees, sasabihin ko muna yung mga basics. Sige po. So ito yung smoker. Ito po yung ginagamit para pampakalma sa kanila. Kasi pag binuksan po natin yan agad, magliparan sila. Magliparan, pwede tayo ma-sting. Makaga tayo. At saka ito yung hype tool. Ito yung tools para pang-crack. Kasi pag magkuha tayo. Ito palang pinaglalagyan po natin ng mga colonies. So colonies 1 or 2. 3 hanggang 10. Ito na po yung apiary. Bahay nila. Apiary ang tawag dito sa area nito. Oh, apiary. Tapos, dito na. Ito na yung mga colonies po natin. Dito sa loob yung honeybee natin. Oh. So, before natin i-open, i-puff lang. Puff lang na po natin ng smoke para kumalma sila. Para kumalma. Ano po yung nagpapakusok niyan, sir? Bali, ang nilalagay po namin dito, sir, mga dried leaves, yung mga papers, cartons. Pwede so, yung mga sodas. Oh, wag lang po plastic. Ah, okay. So hindi harmful po sa kanila. Hindi sir, kakalma lang sila. Oh, papakalma lang po. May mixture. So mga palaboy, ito yung may mixture na ano yung tinatawag natin, sir? Yung Amitraz. Amitraz spray. 0.5 ml to 1 ml sa 1.5 liters na tubig. Opo, opo. Yan. So ito yung ini-spray sa mites para hindi niya masira yung mga brood. Yung brood yun yung mga itlog or larva ng bees po kasi yung mga barawa mites po doon. Kinakain po nila yun. Kinakain yun. So, ang mangyari yan, pag adult na, kumbaga, maglabas na siya, opo, damage na yung mga bees natin. May mga deformed wings na po siya. Deform ang wings, tapos, kumbaga, disable na siya. Disable, wala na. Hindi na po siya makakalipad. Ay, oo. So, hindi na siya makahanap ng mga nectar at saka pollen. So, halimbawa ito, sir. Marami na pong mites yan. So, yung sideways lang po na. 1, 2, 3. Ganyan lang pag-spray. 1, 2, 3. Yan. Hindi po ito siya harmful sa bees natin. Hindi po sir. So, actually, kaya napapansin po natin dito, naka-screen bottom board siya. Oo. Ito po yung bottom board na tinatawag po natin. Na in case na nag-spray na tayo ng Amitraz spray, mahuhulog po yung mga barua mites doon sa ground na. Ah, okay. So, pag nasa ground na, pwede na siyang kainin ng mga langgam. So, hindi na siya makakabalik. Opo. Kasi wala na po siyang kakainin na bees doon. Ah, doon po siya na. So parang parasite din siya. Opo, opo. Pag wala yung mga brood natin, hindi siya mabubuhay na. Opo, opo, sir. So yung ibang technique ko dyan, yung brood frame na ito, kung talagang effective ito, tinatanggal siya. Opo, ina-isolate na. Ini-scrape na po namin. Palitan na lang ng bago. Hindi mo talagang lang yan. Ayan. So, maliban doon sa ano, brood mites, ang tawag doon, sir? Barawa mites po. Barawa mites. Ano pa yung sumisira sa ating honeybee farming, sir? So, ngayon, mamaya mga 2 to 4, andito yung mga ibon, bird. Ayong bee eaters. Oh, yun, sila yung kumakain ng mga ano natin. Yung mga lumalabas po na mga foragers. Foragers na naman po yung talagang mature na. Yun na po yung mga lumalabas na worker bees. So, imbis na makabalik na sila, nandiyan lang natatrap mga, sila kasi nandiyan yung kinakain. Na-dive agad tapos kain. Opo. Tapos yung Hawaiian frog. Opo, yung bullfrog. Bullfrog. Karag yung tawag po namin dito. Oh, karag. Yun lang yung tatlo. Yung mga ants. Ants din po. Pumapasok din dito. Yung mga ants. Red ants po. So yan, pumapasok din sila dito. Tapos, tina-target nila yung honey mismo. Itong mga honeybees. So, cannibal din sila, sir. Di ba, makain din sila ng mga, yung mga nahuhulog.
na honey. Pagkain. Kaya kinakain din nila itong mga honeybees. So sa answer, wala kayong pang-spray? Ang ginagawa namin sir, eh, nilalagyan lang namin ng mga tubig yung sahon. Pero para hindi sila makasama yung grasa po. Para ay, grasa pa rin sila makatawid. Ano yung season natin sir na punong-puno siya ng honey ito siya? So sa dito sa lower, dito, tinatawag po namin dito eh, lowland honey flow. Nag-start po yan ng April, May, June. Yung mga mamumulat. April, May, June. Sa pagbulaklak ng mga nara, acacia. Oo. So ito, nafi-field to usually. Opo, opo sir. So sa ngayon sir, halimbawa kasi hindi pa siya season, itong honey na na-produce nila, nectar din ba ito or pollen? Yung iba dito sir, kasi ito magaling na po sa Benguet. Binaba po namin for training purposes po. Ah, okay. So yung mga ibang nakikita po natin dyan, mga honey po na galing sa Benguet. Pero mag-harvest po tayo during the honey flow season. Ah, honey flow season. So, yung April, May. Ah, okay. Pag namulaklak na po. So yun mga palaboy, pag ganito, hindi tayo pwedeng mag-harvest, tama sir? Opo. Pag season na, halimbawa yung May, June, July, doon yung time sa pag-harvest. Itong honey nila, pagkain lang nila to. Opo sir. Meron pa rin yung mga tinatawag din po namin dirt period sir. Yung dirt period, yun yung time na maulan. O, pag maulan, hindi sila nakakalabas. Oo. So, ang ginagawa po namin doon, nagpo-food supplement po kami. O, kagaya nito? Oo, ito, yung pollen patty. Pollen patty, yun ang pagkain nila. Tinsot din po kami ng honey. Ginagawa po namin yung sugar. Oo. Nilalagyan na sugar dito. Syrup. Yun po yung pinapakain namin. Oo, so, pag sugar, hindi yan pwede na-harvest, no? Hindi, sir. Oo. Hindi po kami nag-harvest. So, unlike kasi sa ibang honeybee farmer na pinapakain lang nila ng pinapakain ng sugar, opo, opo. Tapos tuloy-tuloy harvest, tuloy-tuloy harvest. Opo, opo. Without pollen at saka nectar, binibinta nila at saka nililabel as honey. Kasi yes, produce yan ng honeybee. So, ayan, ito. Ito mas maganda, marami siyang laman, no? Ito po yung mga sealed brood na po yan. Oh, sealed brood. Ito, puno na to ng honey. Hindi sir, brood. Ang brood po kasi, brood, from egg to pupa po. Yun po ang tinatawag naming brood. Ah, okay. So ito yung may laman na similia, kumbaga. Oh, mag-hatch na po yan, magiging worker bee na po yan. Parang ganyan po yung itsura po pagkahan. Parang basa siya. Honey na po yan, sir. Oh, parang so yung ano siya ng liquid. Ito yung honey kasi parang po, ano siya, parang liquid siya. Malalaman mong liquid, sir, no? Kasi dikit siya. Tapos pag i-extract po natin yan, ito na po yan. Yan, yun na yung honey. Yan, so ito yung pwedeng harvest, ito hindi i-harvest. Opo. Pero pag ganito sir, hindi na namin kinukuha. Kasi konti lang. Kinukuha lang namin yung mga at least 80% dito sa puno na ito siya. Opo, opo. Hanggang sa likod. Puro ito siya sir, may chance din po na mapuno ito siya. Meron sir, basta malakas ang colony, marami during honey flow. Ano po, kung makikita po natin dito. Ah, ito yung itlog niya oh, yung white. Larvae na po yan sir. Larva na siya. Yung nakahigaan po ng larva na yan sir, yan po yung may royal jelly yan. Ah, okay. Opo. So ito, akala mo ano lang white siya pero parang uod na siya no? Oh, larva, no, larva na siya. Larva na yan o sir. Larva na. Ayan po, mag-emerge na po yan. Ay, so ito, yan o mga palaboy o. So, maano na siya, tawag niyan pag labas na nila? Ibig sabihin yan sir, naka na 21 days na siya. 21 days na siya. So ito pag maglalabas na siya oh. Time na lang yung maglalabas niya, sir. Ang gagawin niyan. Yan oh, lalabas na yan. Oh. Yan. Titignan yung mga cell na yan. Yun yung lilinisan niya. Hindi siya makalabas. Yan. Yan ah. Yan, so ito yan. Na 21 days na ito, sir. Oh. Worker ito. Worker na rin yan, sir. Yan, batang-bata pa oh. Yan. Makalipad na ito, sir. Hindi pa yan, sir. Hindi kukunin pa nila yung maturity po nila. So ang gagawin nito, kakain lang siya muna dito sa paligid. Kakain, tapos siyang magpapakain sa queen. Yun, so ganun din pala ano. So apat yung mga piste natin sa honeybee farming. Yung mites, ibon, palaka, at saka yung malalaking bees. Hindi, wasp na po yun sir. Hindi wasp? Po, oh. Ayun, wasp po ang tawag. Noon sir, pag ganitong mga wala pa sa honey flow, support po natin sila support ng pagkain. Support ng foods lang muna, no? Ito, yung mixture po ng powder na soya bean. Soya beans. Nilagyan. Kayo din nagluluto nito, sir? Bali, binibili po binibili dito, din. Sir.
So mga palaboy, ito yung area ni Sir George dito na room, ang extracting room. So ano bang usually ginagawa natin dito, sir? Halimbawa, pag nagkuha tayo ng honeybee doon, or yung anong tawag nito, sir, sa bahay nila? Honeycomb. Honeycomb. So ano po usually ang first na ginagawa, sir, mula doon? So mula po sa apiary, hinaharvest po natin itong honeycomb. Honeycomb. So inaalis po natin yung mga bees na nakakapit dito sa honeycomb. Oo, tapos dinadala dito? Tapos dinadala po dito sa honey extracting room. Ah, honey. Ito yung honey extracting room, no, mga palaboy. So ano yung process natin dito, sir? Process po natin. So imagine po natin, ito po ay sealed siya ng beeswax. Full of honey po siya. Then using itong uncapping fork, i-uncap po natin yung beeswax niya. Yung takip nila, yung takip. Yung takip. Then back to back po yan. So, pag naalis na, pwede nating ilagay dito. Ito po yung naman yung tinatawag nating honey conveyor. Honey conveyor, ito ang tawag. So ito po yung ginagamit. Halimbawa, maramihan po yung i-extractin natin. While waiting po na ma-extract yung mga nauna nang nandoon. Pero kung ngayong nagsisimula pa lang tayo, hindi na natin idiretso ito dito. Pag walang laman dito? Oo, o pag walang laman itong honey extractor. So ito parang umiikot siya? So ito, then papaikutin natin ito manually para po ma-spill out yung honey. Yan. Ay, ganyan. Para ma-spill out yung honey, and then tatalsik siya dito sa gilid. Sa gilid ang gilid. Mga honey. Mga honey. Then pag na-feel na natin na wala na yung honey, then babalik na rin. Kasi sa likod meron naman ulit. So imagine na po mga kapalaboy, no, kasi ito kaka-extract lang ninyo, sir, no? Opo. Itong honey niya. Then paikutin ulit para walis yung honey. Bali yung ikot niya, ganun lang. Then ang laman po nito approximately mga 2 to 4 kilos. Ang dami pala, sir. Opo. So mahigit isang litro pa lang laman ito kung mapuno, no? Opo, kung mapuno yan, kasi talagang i-build up yan. Then, extract na. Yan, sasalain na natin dito, may screen dito. Sa dito sa labasan niya. Dito, sa labasan niya dyan. So, dito yan, sir, didiretso. Didiretso dito. Parang may imbuno lang yan, sir, dito. Oo, may ano dyan, bababa dyan, may screen. Ito naman ang tawag naman natin dito sa honey sump. Honey sump? Honey sump. Honey sump. Oh, honey sump. So mapipilter dito yung honey. So overnight po siya. Para po yung mga natitira pa na hindi natin i-screen doon ng mga beeswax at saka mga propolis. Magpo-float siya. Ibig kong sabihin, pahayaan natin mag-settle. Halimbawa, meron tayong hindi kasala dito. Screen, at least mag-float siya. So pwede rin natin tanggalin. Matanggal. Pero konti na lang. So then, after that, kailangan natin siyang pag-settle ng overnight. Dito. Para mag-settle, maalis yung mga bubbles, mga air bubbles ng honey. Nandito. So, mapupuno din ba ito, sir? Opo, mapupuno yan kung talagang marami. Next time. And then, dito na naman. So, final na strain na dito. Dito na malinis na. Oo. Pero sasalain pa rin dito. May another salad pa rin. So, yun na yung final. And then, after that, Pupunta doon sa bottling. Sa ang tawag doon, sir? Bottling yung packaging. Okay. Yung doon na, pag mag-repack na tayo ng raw honey. Talagang raw po siya. So yun, mga palaboy, hindi siya ginagamitan ng heat. Hindi. From extraction, may mga filter papunta dito, doon makulik siya, masintel siya dito, tapos packaging na siya. Ayun, so madali lang, no? Walang ini-heat. Walang ibang process extraction lang talaga dito siya. So mga palaboy, no, dito tayo sa honeybee product kasi syndrome dito. Nilagay sa bote o packaging yung na-extract nating honey mula sa extraction room. So ito na yung area. So ito yung honeybee product. Panibitang natin. So, mula dito sa container niya, isang balde na container, dito na natin siya ipapatulo, no? Dyan na yan. Tapos, ito na ang magiging honey niya. So, pure honey bee po ito siya mula doon sa area nila. Pure honey? Yes. Wala na siyang beeswax or mga hangin-hangin kasi nasettled na ng 24 hours. Alis na. Wala na siyang impurities.
So ito yan mga katalaboy. So product po ito siya ng Dimso. So dito tayo sa Baknotan, La Union, yung honey capital, sir, no? Yan, dito sa La Union. Yan, ito yung National Apicultural Research Training and Development Institute. So sila yung producer dito ng honeybee sa Baknotan, La Union. Ayan, so ito na yung finished product ng ating honeybee. So ilang grams ito, sir? 300 grams ito. 300 grams. So nabibinta po ito siya usually sa market, mga 300 yung gate price natin dito. 300 yung gate price. So pag sa market, depende na sa kanila kung magkano ang presyuan nila. So ito 300 pesos at least pure at saka premium quality siya na honey. Yan sa mga palabulo, ito yung beeswax. Solar beeswax. So ito yung mga beeswax na inalis natin. Ah, ito na. Yung dito. Takip nito, sir, ng comb. Yung comb, yung honey comb. Ang bango. Inalis na namin yon. So ito na po yung pure beeswax. So ito na yung mga tatap. Bali, anong ginagawa nito, sir, sa beeswax? Nire-recycle namin ito para ginagawa ulit itong wax foundation sheet para sa mga comb ulit. Ay, parang hormahan ng bahay nila ulit. Oo. Hindi pa ito siya nakakain, sir? Hindi. Pero kung gusto natin kainin, pwede rin. Pwede din siya. Opo. Actually, based on mga literature, okay din siya sa mga ulcer, ganun. Mga intestine diseases. Actually, yung mga, lalo lang yung mga press na one. Na wax comb with honey. Kinakain na namin ito yun. Ito yun, siya maganda pala. Kasali na siya dito. Yan. So gagawin ulit ito siya, bahay nila. Oh, kaya yung mga iba ginagamit nila, hinahalo sa mga ointment. Oh, parang mga shupalis, ganun, mga byproducts na. Ayun siya. So itong itim, sir, ito siya, itong itim niya. Ito namang tawag naman dito is slum gum na yan. So bari, yan na yung waste. So, waste na yan. Itong wax lang, itong yellow lang. Ito, pwede mo rin gamiting fertilizer sa mga tanim. Slum gum ang tawag na natin. Gum. Ayan. So marami din palang na-extract na na beeswax. So maraming salamat kay Sir Emmanuel, ang representative natin dito sa DIMSO, North D, Baknotan, La Union, no, about sa basic knowledge about sa honeybee farming. Sana po mga palaboy, may natutunan po kayo sa video na ito about sa pag-farming ng honeybees natin. So click na rin po mga kapalaboy yung subscribe button natin para more videos at saka updates pa po. At saka marami pa po tayo matutunang mga techniques about sa mga pangkabuhayan natin para magiging successful po yung ating farming, no. Salamat po kay Sir Emmanuel, yan, from DIMSO, Baknotan, La Union, North D Division. Yan, salamat po, sir. Thank you, sir.